Ano ang Armageddon? Sa libro ng Apokalipsis, Kabanata 16, sa 16 na bersikulo, ang sabi, At sila'y tinipo nila sa lugar na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. At Syria. Dahil sa lokasyon, maraming labanan ang naganap dito at napagalaman ng mga archaeologists na mayroong mga 24 na mananakop ang nanirahan sa lugar sa loob ng 3,500 taon. Ang hinala ng mga eksperto ay mas maraming giyera ang naganap sa Megiddo kumpara sa buong Israel. Marami din ang naniniwala nang digmaang Armageddon ay magaganap sa gitnang silangan dahil sa lokasyon nito ngayon. Subalit ang sabi ng GodTube.com na ang pagtitipon sa bundok ng Megiddo ay hindi literal, kung hindi representasyon ng pagkakaisa. Sa isang maliit na lugar. Maaari hindi rin ugma ang paniniwala na ang Armageddon ay ang ikatlong digmaang pandaigdig dahil hindi maaaring magdigmaan ang buong mundo sa isang lokasyon. Ang una at ang pangalawang digmaang pandaigdig ay hindi rin naganap sa isang lugar lamang. Ganun din ang sabi ng CBN.com na ang Armageddon ay hindi giyera sa Israel. Ngunit, ito ay magaganap sa Europa, sa Asia, sa Amerika, kahit sa ganap ang isang nakakakilabot na pangyayari. Ayon sa libro ng Apokalipsis, Kabanata 16, mula sa 17 bersikulo ang sabi, Ibinuhos ng 7 anghel ang kanyang mangkok sa himpapawid at lumabas sa templo ang isang malakas na tinig. Mula sa trono na nagsasabi, naganap na, at nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at malakas na lindol na hindi pa nangyayari kailanman mula nang magkaroon ng tao sa lupa, isang napakalakas na lindol. Batay dito, maraming nakagigimbal na kaganapan ang masasaksihan ng buong sangkatauhan pagkatapos ng pagtitipon sa Armageddon. Ayon sa BibleStudyTools.com, ang Diyos Ama na nakataan sa matalinhagang templo sa kalangitan ay nagbigkas ng mga katagang naganap na ang pagpapahayag ng kahihinatnan ng kasamaan. At anumang pahayag ng Panginoon ay mangyayari ng walang alinlangan.
Kung kaya ang kanyang propesiya, bagkus hindi pa naman nagaganap, ay masasabing natupad na. Ang sabi ng BibleRef.com, nung naibuhos ang laman ng matalinghagang mangkok, idiniklara ng Panginoon ang katapusan ng kanyang paghukom. Marahil ito ay ang kasiguraduhan ng kanyang plano laban sa kasamaan. Ayon sa AmazingDiscoveries.com, magpapadala ang Diyos ng mga natural na elemento katulad ng pag-ulan ng yelo, mga lindol na pumapatag ng mga bundok at nagdudulot ng paglubog ng mga isla. Kahit anong puwersa mayroon ng mga masasama, kahit na sa ilalim ng kapangyarihan ng demonyong si Satanas, walang laban sa kalingkingan ng Diyos ang mga ito. Ika nga ng Panginoon na makapangyarihan sa libro ng mga taga-Roma, Kabanata 12, ika-19 na bersikulo, ang sabi, "Huwag ninyong ipaghiganti ang inyong sarili, kundi ipaubaya iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghiganti, ako ang gaganti." Kung kaya naman ang paalala sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, na bagkus maraming kasamaan ang nagaganap sa bansa, katulad ng panluloko, pangargabyado, pambibiktima at pagnanakaw, hindi ito nakakatakas sa paningin ng Diyos Ama. Makasisiguro na ang mga gumagawa ng masama sa kanyang kapwa ay hindi palalampasin ng may kapal. Ang pahayag hinggil sa tinatawag na Armageddon ay isa lamang sa mga pangako ng Panginoon na ikinasisiya ng mga nananalig sa Kanya at kinatatakot ng mga nangahalipusta. Ayon sa marami, pagkatapos ng pagtitipon-tipon sa Armageddon, ang katapusan ng lahat ng kasamaan ay magaganap sa malapit na hinaharap.